sa Hong Kong ngayon. Ngayon, ini-interview natin si ate. Nagbibigay siya ng mga ano, resource card. So, para saan to, te, Sister Kabayan? Ay, ako nga pala si Kabayan. Oo, pangalan. Sorry. Pangalan mo, introduce yeah. Me. Ako nga pala si Karen Ann Moralio, isang Pathfinder ambassador dito sa Hong Kong. Nag-volunteer po ako para po to spread awareness po sa mga migrant worker dito sa Hong Kong. So pag sinabi natin migrant worker po, hindi lang po tayo mga Pilipino, kundi lahat po ng mga ibang lahi na mga migrant worker. So nabibigay po ako ng resource card. Ayan, resource card. Ay, ang resource card po ay nandito po lahat yung mga kakailanganan natin, lalo na po sa mga sa ating mga pangangailangan, sa mga problema po natin dito sa Hong Kong, sa tungkol po sa mga labor, tungkol po sa mga kailangan po ng advice, may mga problema po tayo na pwede pong i-address na hindi po natin masasagot at kailangan po natin ng tulong. So, it's okay po na humingi po tayo ng tulong anytime. Lalo na po may mga organization na handa pong tumulong sa atin. So, ito mong resource card ay galing po ito sa Pathfinders. Ayan. Pathfinders Hong Kong po ay isang non-government organization dito sa Hong Kong. At nag-a-assist po sa mga vulnerable working mothers. Ayan. Dito sa Hong Kong. Including as migrant worker po. Sa mga nabubuntis, sa mga planong magbuntis, sa mga about parenthood, about love scam. So sila po ay nagbibigay po ng advice at tumutulong po. Kasi po para po sa kanila, all mother matters, all children matters. At para po sa mga migrant worker po, kami po ng mga volunteer, ay nag-spread po kami ng awareness po para sa ating mga migrant worker. Kababayan, no? Yes, mga kababayan natin. So, may, kung hindi lang po sa mga nabubuntis, meron po tayong mga problema po sa labor, sa ating mga work, employment po. Andito po lahat ng mga agency na makakatulong po sa atin. Baliktad pala. Sorry. Baliktad po ako, mga kababayan na yan. So, very excited po kami sa vlog. Yes po. So, itong resource card. Meron po dito na ayan, mga question po na example po eh, is it legal for a domestic worker to get pregnant in Hong Kong? So, dapat po we know our rights while we are working here in Hong Kong. So, is it legal ba? Of course, it is legal for a domestic worker to get pregnant in Hong Kong. Dahil po, lahat po ng mga working women dito sa Hong Kong ay may karapatan po na mabuntis at magkaroon ng protection. So, mabubuntis sila, te? Saan sila mabubuntis? Sinong magbubuntis sa kanila? Ayun, mga personal issues na po nila yun. Ang Pathfinders lang po ay nagbibigay po ng assistance. Yung hindi sinasadya, no? Yung mga naano ng direction. Lahat po na mga babaeng buntis na gusto po ng advice, gusto po ng assistance. Lalo na po, pag na-determinate po tayo dahil po tayo buntis. So, hindi po tayo pwedeng i-terminate po ng amo natin dahil po tayo ay buntis. I see, ganun pala yun. So, pag kailangan po natin ng assistance, ayan po, pwede tayong humingi ng advice sa Pathfinders. I see. Ayan na po. Web nila, andito yung address nila, nasa Tung Chau Street. Oo. Type po, Choi Kau. Oo. Ilalagay po natin yan sa description ko sa ano, below. Yes po, paki-spread lang po that we should know our rights okay. As a migrant worker. Okay po. Ayan po, thank you po. Maraming salamat po. Sa mga kababayan po natin na humingi ng tulong, nandito po si ate. Inaano yung Pathfinder. Pathfinders ba? Yun. So, in my vlog po, medyo nakita ko lang si ate. Kaya gusto kong i-endorse yung kung ano yung ano para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Like and subscribe po sa ating vlog. Maraming salamat po. Cecil Morales, vlog po. Supportahan. Thank you.